So ito guys yung ano natin, yung inihin natin na rabbit, no? So siya yung nanganak. Sa yung anak nito ay lima. So bali may natira tayong isa, namatay yung apat. So gagawin natin i hand feeding natin, no? Kasi ayaw niyang padidihin eh. So nakakaisang anak pa lang ito, unang anak niya pa lang yung lima, namatay yung apat. So ito yung isa niyang kasama, yung Lionhead. Yan, crossbreed ng New Zealand. Ito, pure New Zealand tong isa. Ito. Ito ay Lionhead. So, yung tatay niya is Lionhead. Tapos, yung nanay niya ay New Zealand. Yan, nag-crossbreed sila. So, ito yung isa nating rabbit. Ito yung nanganak. So, ito yung first breast feeding natin. So, ano yung dahilan ng ating self-feeding, no? Yung ating force feeding system. So, ito yung dahilan, no? Kaya, hindi niya... Kaya, natin gagawin yung force feeding ay hindi... Yun nga ay hindi niya magawang padidihin yung kanyang kit, no? So, yung kit nito ay 3 days na. So, hindi niya talaga pinapadede, no? Ano yung mga dahilan, no? So, yung dahilan ay isa rin yung pagkamatay ng inahin. Kaya natin i-force feeding yung ating mga kit, no? So, minsan kasi mayroon kasing pagka-shy type yung ating mga rabbit. Kaya pag minsan, pag na-istorbo sila, lalo na dito, no? Dito lang siya sa ating sala. So, bali nanganak siya dito. Dito siya nanganak sa sala. So, hindi na natin siya nagawa ng nest, no? Hindi rin siya naglagas ng kanyang balahibo para sign off na manganganak na siya, no? So, ito yung dahilan, no? Ng ating pagka-stress ng ating mami do rabbit natin. Kaya yung dahilan yun na kaya namatay yung kanyang mga kids, no? So meron namang isang nakasurvive. So titingnan natin kung makasurvive ito hanggang sa siya ay lumaki. Ito yung ating pupors sa feeding, no? So yan yung nanay niya, unang anak pa lang yan, guys. So yan. So, kaya kailangan kapag meron kayong mga two na malapit ng mga anak, so kailangan nyo nang ihiwalay siya sa kanyang mga kasama. So, katulad kasi nitong isa, no, may kasama siya dito. Ayan. So, kailangan kapag malapit na siyang mga anak, ay ihiwalay nyo na ng cage or kulungan, no, para at least doon ay makapag-relax siya, no, at makagawa siya ng kanyang nest, no. So, lagay nyo siya, yun lang, no, yung nest na gagawin niya. Siyempre, lagay nyo siya ng mga tuyong dahon, no? Tuyong dahon, tuyong papel, yan. So, kaya kailangan kapag may buntis kayong mga mommy rabbit ay ihiwalay nyo na, guys, no? So, para maiwasan yung pagka-stress ng ating mga inahin. Para at least ay mabuhay niya lahat ng mga kids na ilalabas niya. So, ito na, guys, no? Atin ang i-breastfeed ay force feeding yung natirang kit ni Mami Dewey, no? So tara, guys. Okay, guys, nandito na tayo sa baby rabbit, so baby bunny. So mahalata nyo siya, no? Ito kasi yung isa sa sign ng hindi pinapadede ng kanyang Mami Dewey ay makikita nyo yung ribs niya ay ano, kita na yung ribs niya, no, dito. So ito, dahil hindi naman ito nakatikim ng hindi siya, as in hindi siya nakasuso sa kanyang inahin, ito ay pinasuso na namin ito sa battle, no, force
feeding ang ginawa natin dito. So, simula sa poll, nung pagkaanak niya ay sa battle na siya, dumede, no? So, ayan. So, makikita niyo yung ribs niya. Itong ribs niya, no? Ito. So, medyo, ano pa siya, medyo mataba pa. Tummy, bulky tummy pa yung chan niya. So, ayan. Medyo malusog pa siya, no? So, tingnan natin kung makailang araw, kung makasurvive siya, edi mas mabuti. So, ito ay papadidihin natin sa pamamagitan ng ating cellphone. Ito. So, yung ginamit nating gatas dito ay yung KMR, no? Na KMR na pang puppies kitten. So, siya yung may mga pro, ano? Prebiotics and probiotics na gatas, no? So, yung KMR, so, natural occurring microorganism, no? Na makakatulong sa ating bunnies, bunny kit. So, yung kailangan natin sa pagpapadede, no? Sa force feeding ay ito. Tawag dito ay dropper. O, pwede rin kayong gumamit nung nito. Ito, pwede nung gamitin to. Tapos, nagtimpla tayo ng KMR milk ay dito sa cup. Yan. Tapos, yun nga pala guys, no? Kaya tayo nagpapa-force feeding ay hindi na siya pinapadede ng kanyang mami do. No? At saka, pangalawa, yung kapag namatay na yung inahin ng bunnies, so hindi na siya mapadede. Kailangan nating i-force feeding. So, ito sana ay makasurvive. I-update ko kayo sa mga video, no? 2 days old na tong bunny natin. So, update ko na lang kayo sa mga video, so, kung ito ay makasurvive. Ng ating bunny ay ito, no? So, kailangan nakatingala siya. Then, hawak mo siya dito sa liig. Then, kuha ka nung then, tapat mo lang ito sa kanya, no? Ayan. Diba? Ayan, umiinom na siya. Hindi po nakasabi mo, nasusang ayan, ha? Kailangan natin tissuehan at baka mabulunan. So, ito nga palang gatas na gamit natin ay mabibili nyo lang to sa Lazada. Ilagay ko na lang sa link yung sa description yung link niya para click nyo lang doon para mag-order kayo sa Lazada. Meron din ito sa Shopee. And kung may malapit kayong pet shop, tanongin nyo lang yung KMR for pangkuting. So, pag ganyan ano, nabubulunan, iganyan nyo lang siya. Medyo nabulunan siya. So, nakainom na siya ng konti, guys, no? So, mamaya na lang ulit kasi ay medyo ay nabubulunan na siya. So, isa pa. Nakikita mo ba? So, sa part na to, guys, no, mahirap magpa force feeding ng lalo naman ganitong bagong anak, no. Lalo na may kaliitan pa.
So kailangan nating ingatan, no. Kaya kailangan lagi malinis yung ating mga kamay pag nagpapa force feeding tayo ng mga alaga nating bunny. O kahit hindi bunny, basta mga babies. Kaya kailangan malinis yung kamay natin. So yung KMR ay contains of probiotics and prebiotics, a source of live naturally occurring microorganism na siya, no. So supplies with necessary vitamins and minerals to ensure proper developments and growth ng ating mga bunnies, no. Katulad din ito sa mga tao. Kailangan niya din yung description ng KMR milk, no. So formulated siya ng to provide a caloric pattern similar to mother's kitten. So parehas lang siya ng mother's dewe ng bunny, no. Same lang sila ng pinoprovide ng milk. So kaya kailangan pag kapag may bago kayong anak na pusa, pwede niyo siyang padidihin doon sa mommy cat, no. So parehas lang naman sila ng lalabas na gatas. Kung sino rin pa, dede niyo doon sa ano, tao. Nakikita ba? So, yan guys, no, marami na siyang nainom, marami na siyang na dede. So, pwede na natin siyang iwanan at patulugin na ulit, no? So, yan guys, no, marami na siyang nainom na milk na gatas, so pwede na siyang patulugin ulit. So yung pagpapadede ay every 3 times a day. So umaga, tanghali at saka hapon or bago mag 12 ay mapadede natin siya. So yan, 2 days old bunny kit, ano siya, male, lalaki ito guys, no, lalaki. So yan, medyo mataba pa siya ngayon, hindi natin alam kung mga ilang araw ay sana makasurvive. So yan. So hanggang dito na lang guys, no, yung ating vlog para sa ating little kit bunny. So maraming salamat sa panonood. Sana ay meron kayong natutunan sa vlog na to, no. Hanggang dito na lang, paki-subscribe sa aking channel, AgriMoto TV. And hit mo yung notification bell para maging update kayo sa aking susunod pang mga video. Hanggang dito na lang guys. Bye! Bye! Ano? Patutusuhin ko? Wala kami. Hindi mo naman kasalusunan.